magandang hapon na mga kaanak. Ngayon na day 3 natin sa pag-ship ng materials dito sa project natin. Ngayon na meron tayong isang trailer na delivery lang ngayong araw. At nakapwesto na yung trailer natin dyan sa kabila. So this time binigyan tayo ng hoist number 3 and 4. Dito tayo ngayon na nakapwesto. So dito natin ibababa yung mga materials natin. So medyo ano rito, medyo maluwag at saka medyo malinis yung area ng hoist, no? Kumpara dun sa kabila, ano, baksakan ng mga basura. So tara mga anak, check natin yung area. What? So dito natin na ilalapag yung materials. Iniikot natin yung trailer para natin yung mahaba, yung malalaki. Kasi yung yun ang importanteng maibaba kasi hindi kaya ng tao manually. Kasi itong forklift, no, hindi available to lagi. Laging may ipagbunuan ka rito sa mga subcontractor. So just in case na nawala pang forklift mamaya, so imamanual natin yung maliliit na nandito sa kabilang side. So ibababa natin yun ng mano-mano lang. So ayan yung sitwasyon dun sa harap ng forklift. Ayan, alas 8 na ng gabi pala, no? So dapat nakauwi na tayo ngayon. Pero hindi pa rin tayo na ano, no? Hindi pa rin natin na yung tao. So, kasi bago natin iwanan sila, dapat medyo ano na, medyo maayos na. Kasi kakalalamunin lang sila ng mga Arabo rito, yung mga engineer na Arabo dyan sa harapan. Sila yung sila yung nagkukontrol eh. So, mga materials sa trailer. At ma-picture natin yung materials, so at ma-submit natin yung delivery note, no, dito sa store. Medyo safe na yung materials natin, no? Kasi importante yun, no? Yung mapirmahan yung delivery note, just in case na may mangyari sa materials. So hindi na natin asagutin na sa contractor yan.
yan, mga anak. Ito na yung ano, delivery note. So na na-deliver na natin ano, sa mga stamp ng ano, store. So medyo okay na tayo. Medyo, pero hindi pa natin na ibababa yung ano, materialis lahat. No? So pina-receive lang natin. So medyo konting bola lang sa mga ano, sa mga storekeeper. No? Medyo tamad naman. Eh. So hindi naman nila nakikita. Hindi na sila lumalabas. Dahil no, dahil merong IKEA namang stamp yung guard, yung mga security. So safe naman sila, no? Kasi responsibility rin ng security guard yan na maibaba, no? Muna yung materials bago nila istaman. Pero dahil na yung security rin yung saring tapat, nandun lang din sa loob, no? Ng kanyang cabin. At nakita niya naman na tayo lagi. So tiwala naman, tiwala na lang. So ayan mga anak, so check na lang natin pabang ano, pag nababa na yung mga materials, medyo siguro dalawa na lang, no? Dalawa na lang yung materials na natitira. So pag naibaba na yan, pwede na natin silang iwanan. Medyo ano na, abuso na, no? Pagkatagal pa tayo dito. Araw-araw tayo dito hanggang Webes, no? Hanggang maubos yung delivery natin.